Nag-guest kami sa Pinas FM, sa Star FM Bacolod, Wave 89.1. Tapos, nakaschedule kami dapat sa MOR radio station, no? Yan yung MOR, yung radio station ng ABS-CBN. Nakaschedule kami ng 6 o'clock. So, ready na kami, naghanda kami. Nag-message sa manager namin yung representative namin sa label. Ang sabi sa kanila ng MOR, hindi na itutuloy yung radio interview dahil may problema daw ang ABS-CBN kay Chin sa akin at sa MYMP. Sinabi nila yon 1 hour before nung guesting on the day itself. So, walang explanation, walang kahit ano. Na-Daryl Ong kami, no? Yung MYMP, Na-Daryl Ong. Anyway, matagal na namang may issue ang ABS-CBN sa MYMP. Siguro, particularly sa akin, no? Kasi recently, last year, November, nag-guest kami sa I Want ASAP para i-promote yung bago naming kanta, yung Wishes and Dreams. Yung I Want ASAP is yung online version ng ASAP. So, papalabas lang yun sa online sa YouTube. Ngayon, nag-guest kami doon. Pinost nila sa YouTube, pero pagkatapos ng wala pang isang buwan, binura din nila yung video namin. Nakita namin yung mga iba namang nag-guest doon, hindi binubura yung guesting. So, hindi rin namin alam kung bakit. Wala namang nag-relay sa amin. Basta nawala na lang yung video. Well, anyway, it's been 10 years na, no? Since nung nawala yung MYMP sa ABS-CBN. At marami kami, ako, naranasan na masakit na experience. At pinili ko na lang manahimik kasi unang-una, ang laking kumpanya ng ABS-CBN, wala kaming kalaban-laban naman kung magsalita ako or magreklamo ako. So, pinili na lang namin na manahimik tapos mag-go on with our lives sa MYMP, ituloy na lang namin kahit na ang dami kong na-experience na sakit. Pero siguro timely din na ma-share ko sa inyo yung experience ko at nararamdaman kasi pwede ko sanang kalimutan na ito pero dahil may recent na nangyari ulit, yung sa I Want ASAP na binura nga nila yung video guesting namin doon. Tapos ito, yung ngayon, yung guesting namin dapat sa MOR station na kinancel 1 hour before. At meron talagang statement galing sa kanila, sinabi yung dahilan, may issue yung ABS-CBN kay Chin at sa MYMP, kaya hindi na itutuloy yung interview. Nung nagsalita si Daryl Ong at yung iba pang mga former talents ng ABS-CBN, parang gusto ko din magsalita, mag-share ng experience, pero para saan? Yun ang iniisip ko. Para saan? Tapos na naman yun, matagal na yun, 10 years ago. No? Kahit na nangyari yung recently, yung sa I Want ASAP, guesting namin na binura nila din sa YouTube. Eh, hindi naman namin alam yung dahilan kung bakit nila binura. So, wala kaming idea. Ano lang, siguro, benefit of a doubt lang na siguro, hindi lang siguro in demand kaya binura. So, yun lang iniisip namin, benefit of a doubt. Pero, ngayong nangyari itong scheduled guesting namin sa MOR na kinancel at may statement pa talaga galing sa MOR, yung reason, nag-decide ako na ikwento na lang sa inyo. Para din, mailabas din yung mga nararamdaman ko for the past 10 years. Kung hindi nyo po alam, from 2007 hanggang early 2010, regular po kami dyan sa ABS-CBN, yung MYMP. No? Tapos, nung nagkahiwalay kami nung dati naming vocalist na si Juris, doon nagsimula siguro yung conflict. Kasi nung nagkahiwalay na kami ni Juris at yung former manager namin, sa ASAP pa kami nag-launch ng bago naming singer.
nakapalit ni Juris. Pagkatapos nun, yung labas namin yun, yun na yung huli naming labas sa ASAP. Kasi pagkatapos nun, yung mga production team at handlers sa ASAP na malapit sa akin, kinausap kami. Sabi sa amin, Chin, sorry, wala na kaming magagawa. Pinatawag kami sa taas. So, ang ibig sabihin nun, may kumausap sa kanila, pinameeting sila ng big boss, at pinaban na kami na lumabas sa ASAP. So, yun na yung huli naming appearance doon. Yung pag-launch namin sa singer na kapalit ni Juris. Yun na yun. Sa akin, medyo masakit yun kasi ang pakiramdam ko, unfair. Bakit kami ibaban? Anong dahilan? Dahil ba si Juris ay hawak na ng ABS-CBN? Tapos kami, independent kami, iba yung manager namin, hindi under ABS-CBN. So, hanggang haka-haka na lang kami. So, ganon. Medyo masakit, pero wala naman kami magagawa. Masakit na mawala yung platform na yon. Ang binangon namin, may bago kaming singer, so bumalik kami sa roots namin. Out of town, out of the country, mga concerts, o ganon. Pero ang mas masakit sa akin is nakakontrata kami sa Star Records, yung kami ni Juris, saka Juris and Chin as and Mymp as a whole, nakakontrata sa Star Records. So, ang nangyari, si Juris gumawa ng album with Star Records, so tumuloy yung karir niya. Pero yung Mymp, hindi nakagawa ng album sa Star Records. Tapos, ang request ko sa Star Records, i-release ang Mymp para naman maka-move on kami, makagawa kami ng album at magkaroon kami ulit ng chance din mag-move on with the new singer, with new songs, new album, with another label na hindi Star Records under ABS-CBN. Pero, hindi nila pinayagan yon. In short, ang term doon ay fin-reeze nila ako tsaka yung Mymp for 2 years. Kaya, si Juris nakagawa ng album, tumakbo ang career, samantalang ang Mymp, naka-freeze yan. Kahit may bago kaming singer, hindi kami ginawa ng album sa Star Records. So yun yung mas masakit doon. Sa totoo lang, ang advice sa akin ng lawyer is pwede mong ilaban yan kasi kahit na nakakontrata kayo, hindi na mutually beneficial eh. Hindi kayo binigyan ng opportunity gumawa ng album. So, wala kayong means of livelihood sana. So, pwedeng ilaban sana, sabi ng lawyer namin. Pero in the end, nag-decide kami na pabayaan na lang at lumipas yung kontrata kasi, yun nga, ayaw na lang namin ng gulo dahil nga malaking kumpanya ang ABS-CBN, maraming pera. Kami baka lang maubos ang pera namin sa mga hearing, trial, tsaka bayad sa lawyer. Tas tatagal pa, baka mamaya matapos yung kasuhan, mag-expire din naman yung contract. So, ang ginawa namin, hindi na lang namin hinabol. Nagigig lang kami, pero hindi kami makapag-record ng album, hindi kami makapaglabas ng kanta for 2 years. Siguro nagtataka kayo, lalo na yung mga original talaga na diehard Mymp fans, nagtataka kayo kung bakit nawala kami sa ABS-CBN. Ngayon, alam nyo na, kinikwento ko na. At bakit ang tagal namin bago nakagawa ulit ng bagong album? Dahil fin-reeze kami ng Star Records ng 2 years. Sa akin, 10 years ago na yon. Kaya kung ano man yung naidulot sa akin na sakit ng Star Records at ng ABS-CBN, pinatawad ko na yon. 10 years na yon, lumipas na. Parang, para saan pa? Naibangon na naman namin yung banda. Kumbaga, nakagawa naman kami ng album, may bago na kaming singer, tumatakbo naman kami, never naman kami nawalan ng mga shows, ng gigs, ng concerts, out of town, out of the country. So, ganun na lang, kinalimutan na namin, pinatawad na namin yon. Kaya,
nagulat kami at siyempre nasaktan ulit sa nangyari ngayon na hanggang ngayon pala may issue pa rin pala sa akin at sa MYMP ang ABS-CBN. Sa akin, ganun pa rin ang stand ko. Ayokong magsalita against ABS-CBN as a whole. Kaya nag-iingat ako kahit na masakit din yung mga pinagdaanan ko namin. Ayokong magsalita na sabihin ganito yung ginawa sa amin ng ABS-CBN, ng Star Records. Kasi marami akong mga kaibigang artist, crew, production team, at mga may kababata pa ako, may inaanak ako, nagtatrabaho sa ABS-CBN. Mas marami namang mabubuting tao din nagtatrabaho dyan sa ABS-CBN. Kaya wala akong masabing masama as a whole sa ABS-CBN. But there are some people na powerful na galit sa akin, sa amin, sa MYMP. Kaya kami natanggal sa ABS-CBN at banned at hanggang ngayon binablock ang appearance namin. Pero nagpapasalamat ako sa mga taong nagbigay sa amin ng opportunity sa ABS-CBN, ang nagbigay sa amin, ng open sa amin ng doors dyan, si Miss Chris Aquino. Thank you, Miss Chris Aquino. Sa ASAP, yung production, Direct Dido, Ate Kate, Ate Olive, salamat sa inyo. Hindi kayo kasama sa kinikwento ko na nagdulot ng sakit sa amin. Sana maintindihan nyo yung kung bakit ko kinikwento to ngayon. Dahil ang paniniwala ko, lahat ng mga bagay na nangyari ay naghihilom or gumagaling sa paglipas ng panahon. Ibig sabihin, time will heal all wounds. So, kahit na meron kaming mga hindi pinagkaintindihan ng mga sino man yung mga nagde-decide doon, kala ko, nare-resolve yun ng time din, 10 years ago na yun eh. Kasi sa amin, nare-resolve na yun. Nakalimutan na namin yun, napatawad na namin. Yun lang.